So are you solo? But if you close your eyes. Morning guys! Mag-vlog tayo ngayon. Medyo madalang akong mag-vlog eh. Kaya lang, parang bigla akong naisipan. Kasi kahapon may binili ako na... noong Sunday, may binili akong keyboard. Bali kasi itong luma akong keyboard nasira na. Hindi na gumagana yung mga vowels. Ngayon, ang nangyari, nag-check ako sa online kung ano yung murang keyboard na quality naman. Kahit medyo mura siya. Nagtanong ako sa shop na dati ko nang kinukuna ng mga supplies. Nung medyo malakas pa kasi itong computer shop ko. Doon ako madalas bumibili sa kanila ng mga accessories ng computer. Ngayon, na-check ko sa kanilang website. Mayroong isang combo doon ng keyboard na may kasama ng mouse. Ang price niya is $695. Ito siya, oh. Alcatroz Explorer 7730 LFX. Ayan. Maganda siya. Medyo mura. Kaya lang, guys, nagkamali ako kasi hindi ko kaagad na-check sa Lazada at sa Shopee na may same brand, same model na ang price is mas mababa. 550 lang ngayon sa online. Kaya lang itong nabili ko is 695. May discount sana ako, kaya lang yung sales lady doon, ang bilis kumilos, ikinaskas kagad yung card ko. Kasi naka-charge ito sa credit card. Wala kasi akong pambayad ng cash. Ngayon, pakita ko sa inyo guys kung bakit ko nagustuhan itong keyboard na to. Unboxing sana ang gagawin ko kahapon guys dito sa keyboard. Pakita ko kung anong mga laman nitong box na to. Papakita ko sana bago ko gamitin. Pakikita ko muna sana itong pagbubukas ko nitong box. Eh medyo nasabik ako. Tsaka gusto ko ring matesting kung ayos siya, kung gumagana. Kasi 7 days lang ang replacement. Kung sakaling may diferensya, within... dancing light. Yan. Kinabit ko kagad kasi kailangan ko kasi nga yung isang luma ayaw nang gumana ng mga key. Hindi ko na siya magamit. Ito yung kasamang mouse. Nagbabago rin yung kulay ng kanya ilaw. Yan o. Naging blue, violet, green, minsan red. Yan, yellow. Alcatroz. Ay, siya nga pala guys, ano ang ganda nitong ano na to. Bukod sa ganyang may ilaw siya, pwede mo rin siyang i-off. Press mo lang itong nasa gitna na to, ito, para ma-turn off mo itong ilaw, ganyan. Okay. Tapos kung gusto mo namang may ilaw, kasi itong ganito pagka ano ka, keyboard looker ka, yung nagtatype ka ng lagi kang nakatingin sa mouse, mahihilo ka kasi yung ilaw, panayang daan na ganyan, panayang flash. Kaya pwede mo siyang baguhin ng naka-steady lang,
Kasi dun sa Mineski, may nagamit kami eh, yung mga pang-gaming. Nababago niya yung ilaw ng same color. Ito, kasi parang hindi yata ganun. Bali, para mapalitan natin yung kulay ng ilaw niya, no? Pipress mo lang tong function. Function. Tapos yung number. Yung mga number na yan. Combination siya, function, tsaka yung number na, no? Let's say, for example, itong function 1, hindi kumabot. Walang function sa kabila. Okay. Function. Ay, kulang pa rin. Wait lang, guys, ha? Hindi ko alam kung paano ko gagawin na nakahawak yung isang kamay ko dito sa camera. Tsaka, yung medyo abot na lang natin. Say, for example, to function 7. Ayan. Nag-iba yung takbo ng kanyang ilaw para siyang nasa disco. Wow! Function 8. Mas mabilis. Tuwing pipindutin mo naman sa function 8, ayan, iilaw siya. Bawat key na hawakan mo, iilaw siya. Ngayon, function 9, ganyan siya. Kasi sabi dito eh, bali, yung 97 na yan, na nasa box, o yung 9 and 7 na yan, yung 9 is for keyboard. Meron daw siyang siyam na color LED backlight. Tapos yung 7, sa mouse yan, ganun din, nagbabago rin ang kanyang kulay ng light ng 7 colors. Ganyan. Ngayon, function, try natin function 6. Ayan, running light. Running light. Naka-steady dito. Ayan, para kang may Christmas light. Tamang-tama, Bermans, nagkakabita na ng Christmas light. Function 5. Sa tingin ko parang wala namang ano, kaya lang nagbabago lang siya yung kung saan nagsisimula yung pagsindi ng ilaw niya. Okay, function 4. Tignan ko lang kung abot ko. Function 4. Ganyan siya. Function 3. Ganyan siya. Parang pulso na kikibot-kibot. Function 2, sana abot ko. Yan, function 2. May nakikita ba kayong difference? Parang wala naman. Tapos, function 1, naka-steady na lang siya. Paano ba gagawin ko? Try natin. Wait lang, guys, ha. Ibaba ko muna itong, post ko muna itong camera ko, then press ko yung function 1. Ayan guys, function 1 yan. Naka-steady lang siya. Kailaw lang siyang ganyan. Malambot siyang pindutin, walang ingay. Gusto ko nga sana yung mechanical eh. Kaya lang mahal. Hindi ko lang sure kung talagang tatagal siya. Matataas, parang typewriter yung kanyang key. Medyo nakaangat. Yung mga ginagamit sa mga gaming. Nasa 2,000 siya. Bali, ito is 695. Okay naman, natutuwa lang ako dito kasi yung ilaw na to talagang yung anak ko nagkagusto niyan eh. Pwede daw gamitin disco lights. Sa gabi lalo patay ang ilaw. Tapos umiilaw-ilaw yan ng ganyan. Let's say ganito. Yan, sasayaw. Diba? Ang ganda. Kung may plano kayong bumili ng keyboard na ganito, gusto ko sanang i-suggest yung sa binilan ko eh. Kasi meron siyang warranty. Kahit 7 days lang siya, may chance kang mapalitan yung keyboard mo. Hindi katulad nung nasa online, meron man silang warranty, medyo mahirap magbalik. Kasi ibabalik mo sa kanila na isi-ship pa. Hihintay ka na naman ng ilang days para ibalik sa itong
product na binili mo kung sakaling sa online ka bumili. Naka-experience na kasi ako ng ganun. May isang product akong nabili online na defective. Tapos, itinawag ko dun sa ano, sa customer service nila. Sabi nila, ipaship na lang. Pre ang pagbabalik. Katulad sa Lazada, pre lang yung shipping pabalik sa kanila. Ganon. Kaya lang, ang abala doon, pupunta ka pa ng LBC, magko-commute, or magmumotor, may gasolina kang gagastusin, gagasta ka pa sa biyahe, ganyan. Kaya sa akin, mas okay na bumili na lang ako sa mall, tapos kung magkaroon man ng problema, mabilis ko siyang ibalik at pwede rin kagad nilang palitan on the spot basta may product silang ganun. Oh, yun lang guys, na-share ko lang kasi itong ano, medyo natuwa lang ako dito sa aking keyboard. Bago ka bumili ng product, check mo muna yung mga price online, mag-compare bago ka pumunta dun sa talagang suking tindahan. Kaya lang, ang kainaman nga, tulad ng sabi ko kanina, maganda naman na sa mga kakilala ka na bumili ng mga product kasi nga, madaling isole kung may diferensya, tsaka mapagkakatiwalaan mo na yung product na kinuha mo is okay. Hindi man okay, madaling ibalik. Yun lang guys, sana nakapagbigay ako ng konting idea kung bibili kayo ng keyboard, pwedeng sa mall na lang. Pero kung mas gusto niyo ng mura at willing kayong maghintay ng ilang days, pwede namang online, Lazada or Shopee. Kasi may mga products doon na nakikita ko na same brand na mas mababa ang price. Gusto ko nga sana i-suggest itong sa kinukunan ko sa mall. Yun niya, kung mabili mo na defective, pwede mo siyang ibalik. Papalitan naman agad agad. Kaya lang within kung ilang days yung warranty. Kaya ang sabi nila sa akin, sige sir, gamitin mo na ng gamitin para makita mo kung merong sira. Then ibalik mo sa amin, papalitan namin agad ng bago. Ayun lang guys. Want to be the best for you, but I just don't know what to do. Cause baby, yes I've cried for. Bye. The time will be it. Take with me a chick, you the ex, calling for the six. Want me cause of next.